Nagsalita ng Indian commander ng UN Disengagement Observer Force na si General Ikbal Singha tungkol sa isyu ng pagtakas ng mga Pinoy peacekeepers mula sa mga rebelde sa Golan Heights. Tinawag niyang unprofessional at kaduwagan ang ginawa ng mga tropang Pinoy. Tumanggi naman ng magkomento ang AFP sa isyung ito. Sa panayam sa isang pahayagan, binatikos ni UN Disengagement Observer Force Commander Singha ang umunoy pagsuway sa utos ng mga Pinoy peacekeepers na inatake ng mga rebelde sa Golan Heights. Unprofessional daw ang ginawa ng mga tropang Pinoy at mas lalo lang nilang inilagay sa panganib ang buhay ng mga Fijian peacekeepers na hinostage ng mga rebelde. Tinawag din niyang kaduwagan ang pagtakas ng mga sundalong Pilipino mula sa Position 68 na una nang tinawag ng AFP na The Greatest Escape. Hindi naman nagkomento ang AFP sa issue. Sabi ni AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang Jr., magpapasa na lang sila ng report at bahala na ang nasa higher headquarters. We don't want this to be a blame game. No, tapos naman na yung problema natin. Ito'y matapos sabihin ng Undersecretary of the UN Security Council for Peacekeeping Operations na hindi totoong inutusan ni Singha ang mga Pinoy peacekeepers na isuko ang mga armas nila sa mga rebelde. Sabi ni Curve Ladsus, ang utos lang sa mga tropang Pinoy ay huwag magpaputok. Dagdag ni Ladsus, nakatakas daw ang mga Pinoy sa tulong ng ipinadalang Quick Reaction Force ni Singha. Ipinapaubaya naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs o DFA na harapin ang issue. The Department of Foreign Affairs is coordinating with the DND and the AFP and is in close consultation with the United Nations on this matter. After all, the deployment of Filipino peacekeepers is a UN matter and that is a matter of international diplomacy for which the DFA is responsible. Dagdag ni Coloma, hindi kinokontra ng gobyerno ng Pilipinas ang pahayag ni Singha, pero pinaninindigan nila ang katapangan ng mga tropang Pinoy. Tutuparin daw ng Pilipinas ang commitment nila sa UN at tatapusin ng mga sundalong Pinoy ang tour of duty sa Golan Heights hanggang Oktubre.